Hi, Victory Santa Rosa. Ngayon, pangalawang araw na ng midday prayer break natin. Ginagawa natin to para patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon na siya ang may gawa ng lahat at siya rin yung may control ng lahat. Before I share to you our word for today, I just got reminded about the promise of God or the promises of God as during the time of Noah, nung ginawa ni God na i-destroy niya yung buong mundo ng tubig, ng flood. And after that, nagbigay si God ng rainbow as a reminder for Noah that he will not destroy again the earth, the world, with flood. And the same way, katulad din ni Abraham. Si Abraham, sa tuwing makikita niya yung bituin sa langit, yung mga buhangin, it is a reminder of the promise of God for him that he will be the father of all nations, that the offspring of the world will come to him through his faith. And even maybe right now for us, the cross of Jesus Christ is a constant reminder of God for us na kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung paano yung kanyang biyaya sa atin ay gano'n na lang ay binigay para sa kasalanan natin. It is a constant reminder of God for us. And for us to be always reminded ng mga promises ng Panginoon, importante po yung salita ng Diyos sa atin. Para sa ating relasyon sa Kanya, patuloy tayong mas mapalapit sa Kanya. Ang primary way na God communicates to us is through His Word. And also for us, ang primary way natin to communicate to God is to prayer. And that is why we are doing this midday prayer break to read the Word, talk about His Word, and to pray. Today we are going to see at the story or in the book of Acts where the great persecution happens to the early church that time. Even some of the disciples, some of the apostles was being killed noong time na yon. And because of that, yung iba sa kanila, na kukulong sila, na papadala sila sa kulungan, hinuhuli sila. So katulad nga ni Peter, nung nakulong si Peter as one of the founder ng church, pagkatapos na umalis si Jesus Christ sa mundo, si Peter, hinuli siya. Pero ano yung naging response o ano yung naging sagot ng mga tao nung time na yon, ng mga believers? Ang ginawa nila, ito, yun yung babasahin natin ngayon. Sabi sa Acts chapter 12, it says here in verse 6, so Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Earnest prayer was made for him, to God, for the church. Very important for us to know that prayer is very important. Alam niyo ba kung after nung nag-pray yung mga people of God nung time na yon, miraculously, nakawala si Peter. Na even si Peter, hindi niya akalain. Kung babasahin niyo the rest of the story, even si Peter, hindi niya akalain na ganun yung nangyayari sa kanya. Ang feeling niya, nananaginip lang siya nung tinulungan siya ng angel ng ating Panginoon na makaawala doon sa kulungan na yun. Na kung iisipin natin, ang daming guard talaga na nagbabantay kay Peter. Pero nakawala siya doon sa kulungan na yun, miraculously. Why? Because of those earnest prayer na ginawa ng mga believers nung time na yun. That is why in this season right now that we are being quarantine or being technically arrest in our home, that we cannot go out, the regular thing na ginagawa natin, but what we have right now is we can pray to God. We can believe for miracle. God is a God of miracles. We can ask God right now, pray to Him, Lord, help us. Help us right now. Lord, we pray, earnest prayer. Yun yung gagawin po natin ngayon. Why don't you pray with me as we pray for what is happening, what is going now on our world and even in our nation. Pwede ba tayong manalangin? Samahan niyo ako sa panalangin na ito. Panginoon,
nandito po kami ngayon sa iyong harapan. Alam namin, Panginoon, na hindi kami malilimitahan ng time, ng space, Lord, na kahit na hindi kami magkakasama, but we can pray together as a family, as a believer, Lord. Right now, alam mo, Panginoon, yung nangyayari sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na malampasan namin ang mga pagsubok na ito. Panalangin namin, Panginoon, ang iyong himala, Lord, na mawala na, Panginoon, ang sakit na ito, Lord, yung COVID, Lord God, yung virus na ito. Sa lahat ng may sakit, Lord, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord. Sabi mo nga sa iyong salita, Lord, by your stripes, we are healed, Lord. Right now, God, that's we declare to them. And even, Lord, we pray, God, for those who are in authority right now, God, na nagpapatupad, Lord, ng mga checkpoint, Lord, ng quarantine, God. I pray, Lord, na bibigyan mo sila ng wisdom, Lord, para sa magampanan ng kanilang tungkulin. Even us right now, God, we will continue, Lord, to pray for them, Lord. Pray for strength for them also. Even those, Lord, yung mga medical practitioners, Lord God, mga doctors, nurses, Lord, na nag-aalaga ng mga may sakit, Lord, na sila yung mga nasa front line. Panginoon, panalangin namin, bigyan mo sila ng lakas sa araw-araw. Bigyan mo sila ng maayos na kaisipan at bigyan mo rin sila ng kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. At salamat, Lord, sa buhay nila na ginawa, na tinanggap nila ang tawag mo sa kanila para maging doktor, maging nurse. Salamat, Lord, sa buhay nila. And Panginoon, we pray also for the government, Lord. I pray, we pray, God, na ikaw ang patuloy na magbibigay ng tamang kaisipan sa kanila. Ng pananampalataya, katulad nga ng sinabi ng aming presidente kagabi, Lord, na kami ay mananalangin sa iyo, na kami ay magtitiwala sa iyo, na ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba ang makakapagtapos, Panginoon, ng pinagdadaanan namin. Salamat, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, kami magpasalamat na dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ay naririto. Sasagutin mo, panalangin namin. Panginoon, tulungan mo kami. Ano man yung nagawa namin bilang mga tao, patawarin mo kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi galing to sa iyo, Panginoon, yung sakit na ito. Galing to sa kasalanan ng tao. Ngayon, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa kasalanan. Katulad nga, Panginoon, ng miracle na ginawa mo nung nanalangin ng iyong mga anak para palayain si Peter, nangyari yun. Gayun din, Panginoon, kami nananalangin ang himala mo, Panginoon, yung miracle, Lord, na matatapos mawawala ang sakit na ito, ang virus na ito sa buong mundo. Salamat, Panginoon. Kami nagkakaisa, mga nananampalataya sa iyo. Lahat kami, Panginoon, tulungan mo. Salamat, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Muli, salamat sa inyong pakikinig at salamat sa inyong pananalangin sa kasama namin. Bukas, abangan niyo muli ang salita ng Panginoon sa buhay natin at ang pananalangin natin as we continue our midday prayer break.